Okay, dito ako sa may Bureau of Plant and Industry, hingi ako ng permit base sa padalang sulat sa akin. Hingi ako ng permit, official purchase ng galing sa nagpadala, tsaka ito, permit galing dito sa Bureau of, wala, hindi ko mabasa. Plant industry, kaya ako ngayon nandito sa loob. Ngayon, tiningnan na ni ma'am, ang explanation niya rito, dahil nakapasok na daw ang, ano pong tawag doon ma'am? Pag nakapasok na po kasi ang commodity po, ayan, yan. Hindi na po kami nag-i-issue ng clearance. Kasi opa, ang SPS import clearance or plant quarantine clearance po, ini-issue po natin yan prior to importation. So bakit po ganun? So ang clearance po kasi para po yung pasaporte ng halaman. Ini-insure po niyan na bago pumasok po ang inyong mga commodity from a specific country of origin, meron po siyang mga treatments or mga requirements po na na-comply bago po maipadala. Ito makapasok dito. Ayun. Kaya clearance. Ayun. Clearance or permit. Ayun. Clearance po ang tawag. Clearance ang tawag. So, ngayon po, pag mag-a-apply kayo, sa susunod na lang po, kasi ito po talagang wala na. Po, wala na. Unless wala po, pag-asa. Hindi ko naman po kayo pinipigilan na mag-file ng appeal, pero yun po ay wala pong kasiguradahan. Kung baga po yun po ay subject for approval po ng ating director. Dahil meron na po siyang kaakibat na violation. Kung baga pumasok po siya ng walang clearance dito sa akin. Ibig sabihin, confiscated na talaga siya. Yes po. Okay po. Kayo po, may option po kayo. Tatlo po kasi yan eh. Pwede pong ipakonfiscate nyo na po siya, subject for destruction po. Yung pangalawa, pwede mo siyang ipabalik doon sa country of origin. O yung pangatlo po, pwede mo po siyang i-return sa, ay i-reship from a third country po. So, yun po, kayo pong bahala. Yun ang mga option, mga kayo option. Kayo po, under your expenses na po. Ay! Yun, sa sakop ni BPI. So, ngayon po, sa mga future importation. Kasi ito, hindi na po talaga. Natin ibig sabihin siya po, kahit padalang simpleng ilang buto yes lang, po, importation pa rin. Ang importation po kasi is hindi po tayo nagbabase sa dami. Madami po. Basta pasok siya. Galing. Basta since import pumasok na siya, kumbaga pagpasok po ng commodity. So ngayon po, sa future nyo ma'am, ito po yung ibibigay sige ko sa inyo para guided sige kayo. Opo, opo. So ngayon po, pag tayo mag-i-import, dapat may clearance ka na. Kunwari po, may mga nagustuhan kayong halaman doon sa isang specific na bansa po. O, kung may ipapadalay kapatid ko. May ipapadala siya. Opo, opo. Apply ka na dito ma'am. Kunwari, kinontak ka ng kapatid mo, may mga nagusto ko ditong halaman. Oo. Ganyan po. Kontakin ka na niya ma'am. So, ngayon, ikaw, pupunta ka dito sa Kukuha na ako ng ganyan. So, ang kailangan mo lang dalhin ma'am, isang letter of intent, address po sa ating director. Mm-hmm. So, attention po sa ating HEPI po dito sa National Plant Quarantine Services Division. Mm-hmm. Isang application form po, ito na patigyan po yun. Na yan. Tapos, sketch map po. Sketch map, kung lalo na po kung itatanim nyo yung mga halaman. Kasi po, subject yan sa inspection. So, iche-check po natin kung saan nyo po dadalhin yung mga halaman. Kasi po, may mga posibilidad po na i-subject natin siya sa post-entry monitoring. Bakit po? Kasi, di ba ma'am, may mga diseases po tayo na hindi naman pagdating niya dito sa ating, pagdating niya sa port of entry, lumalabas. Hindi mo naman nakikita agad, di ba? Meron po tayong mga diseases po, yes. Na tsaka pa lang po mapapakita ng sintomas pag nandito na siya. Nandito na. So, yun po yung purpose na. Isa po yung barangay clearance, ma'am. Oo. Kung kayo naman po may business permit, pwede po. Pero kung ito po tulad naman sa inyo, personal purposes lang naman siya. Likod bahay lang. So, barangay clearance lang po, stating lang na kayo talaga yung resident po dun sa address na ipapadalhan. So, Xerox copy din po ng one valid ID. Ngayon po kasi since pandemic tayo, sir and ma'am, meron tayong promissory letter. Kasi ngayon hindi pa tayo makapag-conduct ng inspection kasi limited yung or restricted po yung ating movement or transport ng mga tao. Oo. So, yung promissory letter lang po, ang nakalagay lang din po, simple lang siya na pumapayag po kayo na kahit after po kayo ma-issuehan ng clearance, ay tsaka po nila tayo i-inspect. To follow, kumbaga po yung inspection. So, yung sunod po, pictures po ng final destination. Since wala nga po tayong inspection, kahit picture pictures na lang muna. So, tapos po, ito po, payment, 300 pesos lang po.
Sa permit. So, yun po. Ayun, ma'am. Kasi di namin nalaman agad na gano'n. Ayun, ma'am. Bibigyan ko kayo ng option po. Na, ma'am. Sige, option. So, yun. Okay. Kung hindi ko kasi kayo pipigilan. Kasi syempre, kakarapatan nyo din naman po. Yan. Opo, kapag opo. Apila. Opo. Pwede po, sumulat po kayo. So, bibigyan ko po kayo. Ito naman kasi ngayon, parang... malaman natin katulad diyan na experience ko na pero doon po sa sulat para sa mga iba kayo, ilagay niyo po doon sa explain niyo po kung bakit hindi kayo nakakuha ng clearance. Oo. Then after po pwede niyo din po sabihin doon kung meron kayong mga kaukulang dokumento po na magpapatunay na hindi naman po risky. Oo. Yung inyong commodity, kunwari po meron kayong phytosanitary certificate. Oo. Galing pero, sa bansang pinanggalingan or may treatment. Kunwari po, may ginawa dun sa halaman nyo na treatment. Kunwari, na kung may na-dip siya, na-dip siya sa fungicide. Oh, kasi yung mga halaman, galing din dun sa country of yung mga buto na yon sa grocery na tinitinda. Ayun po, pwede nyo kung may mapapakita kayo na proof lang po na safe siya. Kasi yun oh, po yung kailangan lang po din ng DPI. Oh. Kasi mahirap na kung maglabas tayo na hindi natin sigurado. Oo. So yun lang, ma'am. Pili ito na lang kung anong option. Ito po yung letter, writing as a letter. So, address nyo lang po sa ating director kasi oo. Siya po ang mag-a-approve nan, ma'am. Oo. Then, through din po sa ating OIC. Ayun. So, yun lang, ano po yung online po ba yan? O, pwede o po. Written po, talaga? Written lang siya, ma'am. Kailangan pirmado nyo po siya. Tapos, pwede nyo naman po siyang i-email. Ito po ayun. Yung email. So, ayun, ma'am. Pasubukan natin. Ay, wala naman po. Hindi, basta yung po. 300 lang. Yung inspection lang, sir. Basta kailangan susunduin nyo lang po at iahatid yung inspector. Hingi na rin ako nito mga ito. Ayun, ma'am. Pero, ma, tanong na lang po, dagdag. Kung nakakahingi ba ng halaman dito? Apo, doon po sa production, ma'am, natin. Production? And seeds din po. Oh, sige po, subukan na namin makahingi. Pampalubag lang. Kasi yan na lang pinagkakaabalan ngayon ngayon din nakakagala-gala. Pwede lang, madali lang naman po to. 3 to 5 working days pa meron ka na nito. Oh, sige. Opo. Okay, salamat po, ma'am. Ano pong pangalan, ma'am? Jessa po, Jessa, ma'am. Jessa, dito ako to sa my Bureau of... Ano nga? Plant industry. Ayun. Okay, oh, salamat. At guys, malinawan na tayo ngayon. Paano tayo mag-i-import? Ibig sabihin, lahat ng papasok na buto galing sa ibang lugar, importation. Okay, malinaw. Magkakawa sila ng mga...